Dagsa ang mga taong sumalubong kanina kay Mayor Isko Moreno sa pagdating ng kanyang listening tour sa bayan ng Talavera dito sa Nueva Ecija. At sa okasyong ito, nilinaw din ni Mayor ang pahayag niya kahapon na hindi sa hinihingi niya at pinangungunahan, pero di niya tatanggihan ang suporta ng Pangulong Duterte. Ang Pangulo, botante ha. Gusto ko nga maiboto niya ako. So pagdating araw, di ba? Isang boto rin yun eh. Kumbaga, nangangalap naman tayo ng suporta. So kung susuportahan tayo, salamat sa Diyos. Kapag gumagawa kami... Sinagot din ng alkalde ang mga nagsasabing baka siya ay secret candidate ng Administrasyong Duterte. Wala naman secret eh. Kasi na official na lahat na may kandidatura. Bakit? At para anya maging malinaw, sinabi ni Mayor Isko na lahat ng suportang makukuha niya, tatanggapin niya. Suportahan ako ng kanan. Thank you very much. Sa Wakali, sa Nangka, sa Harapan, sa Kodli. Thank you very much. Open to the endorsement by Makabayan Black. Thank you very much. Botante rin sila ng Pilipinas. Samantala, Bicol pa rin ang inikot ni Vice President Lenny Robredo. Dinalaw kanina ni VP Lenny ang Catanduanes para sa vaccine project ng Office of the Vice President at ng mga kapartner sa pribadong sektor. 2,000 first at second dose ang inaasahang ibabakuna sa mga residente ng Catanduanes sa pakikipagtulungan ng provincial government, militar at pulis. Natuon din ang pansin ng Vice Presidente sa kakulangan ng infrastruktura ng Catanduanes kumpara sa mga proyekto sa mga probinsya sa mainland Luzon. Nagpahayag din naman si VP Lenny ng mensahe sa mga kabataan sa pagdalo sa online event ng Philippine Christian University. Bilang mga kabataan, malaki ang papel na gagampanan ninyo sa gawain ito. Ang hamon sa inyo ngayon, gamitin ang diskusyong ito para palalimin at palawakin pa yung ganitong pagkamulat sa mga karapatan natin. Sa bawat pagkakataon, manindigan laban sa kasinungalingan, sa pang-aabuso, sa kawalang katarungan. Sa Senado, sinusulong naman ni Senador Ping Lacson na bawasan ang pondo ng farm to market roads at pagbabayad ng right of way. Ito'y para madagdagan ang defense budget at panggasto sa pang-internet ng mga teacher. Kasama sa amyenda ang pagtatakda ng 300 milyong piso para sa pagsasaayos ng pasilidad ng Pag-asa Island na dinalo niya kamakailan at ang pagbibigay ng dagdag na internet load sa mga teacher. Sa General Santos City naman, pinangunahan ni Senador Manny Pacquiao ang panunumpa ng 700 bagong miyembro ng partido nilang PROMBI na mula pa sa mga probinsya ng Maguindanao at Davao del Sur. Kasama sa nanumpa ang kandidato ng PROMBI sa pagkagobernador ng Maguindanao na si Dato Haji Puti Yasser Ampatuan. Dinipensa ni Senador Pacquiao ang kanilang kandidato na naging kontrobersyal dahil sa apelyidong Ampatuan. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na hindi porket ang patuan ng apelyido niya ay masama na kaagad. Alam niyo, ito si Dato, unfair naman sa kanya. Magka-apelyido ba, masama na siya kaagad dahil ka-apelyido niya? Hindi naman ganun. Lumibot naman kanina sa Quezon Province ang tambalang Ferdinand Marcos Jr. at Mayor Sara Duterte. Sinamahan pa sila ng kaalyado nilang dating Pangulong Gloria Arroyo at ni dating Senador Jinggoy Estrada na nasa senatorial ticket nila. Inihikayat ko kayong lahat. Samahan niyo kami ni Inday Sara. Ipagkaisa natin ang ating bansa. At sa ganung para, tayo'y magtatagumpay hindi lamang sa eleksyon, kundi tayo'y magtatagumpay sa paghaharap ng mga krisis na dumadating sa Pilipinas. At together, unified as a people, sama-sama tayong babang muli. Aking pangako ay gagawin kung ano yung itinuro na klase ng attitude ng trabaho sa akin ng aking mga magulang at kung anong klaseng trabaho ang ibinibigay ko doon sa aming syudad sa Davao. Yun ang gagawin ko kung ako, kung maluoy ang Ginoo, mahimo kong Vice Presidente. Bukas, lalawigan naman ang Batangas ang ruta ng tambalang Marcos at Duterte. George Carino, ABS-CBN News.